Oke, Brother James, kita saya Marco. Ayo, dalam pasal. Ayo, pasal. Lagi talaga. Ini satu talaga ay for engineering kasi. Kaya live kasi may may kasama kami na nag-worship. Kasi ba't isang lugar, no? Dati mga kaibigan. Salamat. At pagkatapos ay marami pa rin nanonood. So, I consider it as a ministry also. So, something taga. But I see it doing it sa park. Kasi marami akong naging kaibigan, marami nagpapasalamat. Mga nasa abroad, marami. Basta natutuwa ako na nagpasalamat sila dahil natututo sila sa binabitag ko. At natutuwa din ako na sana someday bayaranin nila. So, almost a year na namonetize ako sa YouTube at sa FB page. Hirapan na ako mag-monetize. Pero, ay, namonetize na yata, pero wala pang kita. Okay, so, salamat ako na nung senior muli ninyo ako na maging speaker. Ngayon ng Thanksgiving, ay remember, nung muli ko mag-speak, I think bago mag-pandemic. Okay, so 3 years ago. At natutuwa ako na ako ang speaker ngayon. Hindi na ako nagdalawang isip nung binigyan ako ni Father Kins ng notice na invited daw ako na maging speaker. Although sa La Union, supposed to be ngayon ang Thanksgiving namin, pero sabi ko sa kanila, i-adjust natin. At samahan na lang ninyo ako doon. Magkakita naman sila. Kaya may kasama ang taga-La Union. Nandirito. Mga taga-apulid, may gusto rin sumama, pero so dati ko wala tayo. Anyway, last Saturday, sama namin yung mga taga-apulid. Dresser nila ako. Hindi yung gusto na mag-fellowship dito sa Baguio. Parang nag-tour sila. Pero may mga ginawa sila para sa Panginoon. So, nung pinadala sa akin yung team, nag-isip ako kung ano ang paano po ibibigay ang mensaheng ito na su familiar, very general, at very serious na topic. At sabi ko, paano ito? Paano kaya makukuha ang attention ng makikinig? At panalangin ko na within 45 or abutin man tayo ng baka isang oras at hindi kayo antukin dyan. Sabi nga, 30 minutes na preaching, okay na yun. 45 minutes, tama na yun. Isang oras, mahaba na yun. Okay, so, hindi ko alam kung saan ako makarating. 30 minutes ba? 5 minutes? O isang oras? Kasi pag may inaantog na dyan sa inyo, amin, Pastor. So, baka may nagtatrabaho sa inyo dyan sa consent, alirado, antugin kayo. So, hope na ito ay maging blessing sa bawat sa atin at sa amin din at sa akin din. Dahil totoo, excited ako na makabalik dito muli na maging channel of blessings through the missions. Although sa ibang mga lugar, sabi niya matanda na daw ako. Ang gusto ng mga kabataan, gusto ng mga speaker, yung nasa edad nila. Kasi pag matanda na, mabagal na daw. Hindi daw tayo nakasabay sa gusto nilang na mabilis. Okay, kasi yung technology ngayon, gusto nilang mabilisan. Alam mo na na ang pagsasalita natin, hindi na kagaya ng mga hinahanap nila. But naniwala ko ng Panginoon, pag tayo nagsalita para sa Kanya, sa ano pa man ang paraan, ay may mabilis. Although may mga iba na siguro, hindi na nabibless sa mga tandang speaker, but panalangin ko ngayon na sana buksan nyo ang inyong puso at damdamin at pag-iisip na maging blessing ito. Pamilyar man ang topic,
I believe na bawat isa sa inyo mayroon ng naka-okit sa mind ko ng the love of God. At least na hindi kayo nag-aaral, at least na hindi kayo nag-share. Pero pag kayo naging seryosong mananampalataya, pag nakita nyo yun, may na-figure out kayo sa inyong mind. Na pwedeng i-share, pwedeng sabihin, pwedeng maging blessing sa iba. Kaya, ilang linggo ko ito pinag-panalangin, gumawa, at para lang maging blessing sa bawat isa. So anyway, Thanksgiving ngayon. So, sabi ko, haba-habaan ko na lang ang introduction ko. Para pag natalakay ko yung mga main points, na kahit nandiyan na yan sa mind nyo, sa puso nyo, ay okay pa rin. So, gusto kong kayong i-update. Sa introduction, habaan ko, sabi ko, habaan ko yung introduction. Gusto kong i-update sa aming ginagawa sa Lowlands, buwan man umalis kami dito, na-transfer doon sa Lawa nyo, kaya sa Paniki. So, ano nyo ngayon, kailangan namin ng workers. Kasi, yun nga, nasa Paniki ako. Gusto, katagal na yung pinalangin yun. Yung pinapanalangin namin na workers, nakapangasawa sa Mindanao. Kaya, imbis na sabi ko, hindi na po, minsan-minsan ako, pumunta doon. Ay, hindi nangyari. Yung isa na magagraduate na taga Paniki, nagtrabaho din at nag-aral working student. At nung magagraduate na siya, hindi rin nakagraduate sa Bible School. Dahil sa, alam mo namin, mga hindrances. Panaginip namin, panaginip ko na medyo makapahinga na pag senior citizen. Ngayon na duble. Sabi ng mga Tagalog yun, dapat pastor, palagi ka nandito, iba Sunday. So, kaya, sabi ko, sige, abutin na lang yung sa Paniki, na i-adjust namin ng worship afternoon. Sili na ang need nila. Hindi, pahingin ang mga tubig, may lang tubig. At yun ang ginawa namin. So, right. Kasi as a minister, maraming mga struggles. Sabi ng Tagalog, yun, kailangan natin ng workers. Hirap mag-request ng workers na sa mission. Ay, kahit intern, ang hirap din. Kasi naka-deploy na yung mga nag-i-intern. Tulungan nyo kami sa panalangin sa ganyan na need ng loan nyo. At sa Paniki naman, little by little, we are praying na mabuo ang church doon at magkaroon ng church building someday. Salamat ako sa aking wife na masigasig siya na mag- ministry, mga Bible studies sa mga women, mga young people, at ngayon nakasintro siya sa mga women. Dati noon, nung nag-pandemic, inisip niya kung paano. But through exercise, nakuha niya yung attention ng mga women. At ngayon, natutuwa sila. Pag nag-worship service, nandun na sila. Kaya yung pinalangin namin yung mga tatay ay someday they will be joining with us. So, yan ang ginagawa namin sa Paniki. And of course, na alam naman yung nagpa-parpapunta kasi na kayo ngayon taon, hindi ko nakadala din ng papaya kasi maaga yung bagyo. At yung dalawang sunod na bagyo, halos namatay yung papaya ko. So, pero nakabawi ng kaunti. Hindi ka kaya noon, yung pandemic, talagang nag-enjoy ako noong kaka-deliver. So, para doon kami naghugot ng panggasto. Pero ngayon, pag nagtanim ka ng palay, halos walang kinikita. Pag meron tanim ka ng mais, meron din kaunti. Sabi ko, kaya na lang. Saging na lang. Nagtanim ko ng saging, binagyo. Nung nagbubo ka na, wala. Yung mga bunga, lag-lag. Kaya maganda sa'yo. Tanim lang tayo ng niyog. So, ngayon na nakatanim niyog. At saging. At least yun, hindi ako masyado mag hoping na paglumaki na yun,
masyadong nakapagod. Nag-aalaga na rin ako ng kasi. Ganyan kasi ang aming buhay sa Taracay. Kasi matanda na ako. And sabi ko nga, sa'yo nang umaga nung gigising ako, sa mga silip-silip, ganito lang pala ang feeling. Doon, nung bata-bata pa, pag may pupuntahan ka, excited ka na mag-drive, excited ka na pumunta doon. Pag-gising, parang nilalaman yun. Pero pag senior citizen ka na, parang ang bigat ng katawan. ganito pala, sabi ko, na mag-drive ka ng malayo, gising ka ng maaga, kasi ganun pala ang feeling pag may senior citizen ka na, na you will enjoy staying in that place, doing something na hindi ka na masyadong mag-i-effort mapapag. But I thank God na kahit 61 ako at mag-drive pa at yun ang siguro pinaka-nakuha ko sa farming na maging masigla, exercise. So, sayan sa siguro hindi matatawaran na binigay sa akin ng Panginoon nung nasa farm ako. Kasi mapipilitan ako na maglakad, mapipilitan ako na magpapawis, mapipilitan ako na beneficially, ay siya sa mga pinigay sa akin ng Panginoon na masaya ako na magpa-farm. At hindi lang yung literally nagpa-farm, but little by little yung ministry na pinigay ng Panginoon, pinagpapatuloy natin. So, yan lang ang ating introduction. Mayroon pa pala sa youth camp pala, kung hindi pa natin nalalaman, kung ini-encourage kayo, yung mga young people kayo sa yung napuspunod na youth camp, tuloy sa December 27 to 29, sagin mo pa rin yung team nyo. Okay? Sana, i-consider nyo yun. At meron pa, meron bukas na bagong Bible school sa Pampanga, na hindi pa updated. Kung meron kayong kilala na gusto pumunta sa Bible School, opinion ngayon si Mr. At doon na ako merong 5 students na sinitrinator. Pastor John, nagtuturo doon. Ako meron din 3 units. Tinutulong-tulongan na. Tinutulongan namin little by little para mag-progress yun. Kasi pag may nag-graduate doon, I believe na ang punta ng mga graduates, hindi pa punta doon sa South, bata punta dito sa North. So, yan ang panalangin. Taro ni Pastor Marco, ilang siya ang nag-direct ng Bible School doon. Mahirap man, balik doon naman turo, but isa yan sa mga ministry na hindi matatawaran. Pag kayo nagturo ng salita ng Panginoon, malayo man, malapit, kaunti man, ang Panginoon mayroong way para mag-progress yung ministry. So, ganyan ang ating gawain. Okay, ngayon, punta tayo sa ating tema, The Love of God. So, sabi mo nga kanina, pag ang topic natin ngayon, nabasa natin, napakinggan natin, this is very general thing, very familiar, but very important sa ating daily life. Especially, kung kayo'y nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng hindi nyo ito mababanggit. Hindi pwedeng hindi nyo ito maisa puso. Hindi pwedeng hindi ito nawala sa mind ninyo yung John 3.16. If you are seriously kayo Bible-believing Christian, dapat. Ito hindi mo rin sa mga. Kasi hindi kayo makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Mahirapan kayo. So, pag ito hindi mo rin. So, please, memorize John 3.16.